Samantala, sa ibang balita, patay ang isang traffic enforcer matapos masagasaan ang truck sa Quezon City. Kunin natin ang detalye mula kay Karen De Guzman. Karen, magandang morning. Magandang morning, Tito Jeff. Dead on arrival ang isang traffic enforcer ng Quezon City Traffic and Transport Management Department matapos masagasaan ng isang 14-wheel truck dito sa may kahabaan ng A. Bonifacio Avenue sa Quezon City. Kita sa security camera ang nangyari sa 35-anyos na biktima na si Jeffrey Antolin. Kwento ng kasamahan ng traffic enforcer, inaalalaya nila noon ang mga pedestrian. Malayo pa lang ay pinahihinto na nila ang truck pero dumiretso pa rin ang driver nito at nasagasaan ang biktima. Nailigtas pa ng traffic enforcer ang tumatawid na gwardiyang nakabisikleta. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng truck pero ayon sa laysay nito sa traffic police, nawalan umano ito ng preno. Humihigi naman ang hustisya ang kaanak ng biktima. Hindi ko na naabutan kung sa hospital talaga kuya ko, diretso na daw sila ng morgue. Nakausap niyo po yung driver? Hindi, ayaw nga niyang sumagot sa akin eh. Ang kapal nga ng mukha, wala siyang awa. Kailangan ko talaga ng hustisya para sa kapatid ko. Hindi ako titigil, hanggang di makulong yan. Expect namin i-stop na. Kasi ang dami na tumatawid eh. Ngayon medyo lumalapit na, bumibilis, sinigawan ko na siya. Ngayon hindi na siya nakalingon, nabangga na. Tapos tinulak niya na yung nakabike, kaya nakaligtas yung nakabike. Tapos yung bike umilalim, tapos siya umilalim na. Una, nakikita ko na parang mas mataas sa allowed speed. Ngayon, undergo natin sa forensic examination ang truck. Siguraduhin namin na ang sinasabi niya na totoong may failure ng brake ay talagang totoo. Tito Jeff, sasampahan ang reklamong reckless imprudence resulting to homicide ang driver ng truck. Magsasagawa naman ng forensic examination at technical inspection ng traffic sector 1 ng QCPD para masiguro ang roadworthiness ng truck. Tito Jeff? Maraming salamat, Karen De Guzman.